Good morning po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Eugene Tan of the Chicken Doctors. Nandito po ako ngayon sa isang farm sa South. At yun, ginagawa ko lang yung normal rounding routines ko dito sa manuka na to para tignan yung overall health status nila bago titignan ko yung production record, mortality, at yung quality ng eggs. So tinitignan natin yung feed distributions, tapos kung gumagana ba yung mga painuman, nipple drinkers, aamuin mo rin para malaman natin kung consistently ba na nalilinis yung ating mga water lines. Kasi kailangan din yon. Kailangan laging malinis. Then, pag umiikot ako, siyempre, tinitignan ko rin yung itsura ng mga dumi nila. Kung buo ba, kung basa ba, or kung sabog ba siya. Kasi kung masyadong malambot ang dumi ng ating mga manok, posibleng may nararamdaman sila o hindi maganda yung gut health integrity nila, which is lagi nating inaasahan para mag-absorb ng nutrition at mag-translate ito sa magandang production. So kahit anong ganda ng feeds mo, kung pangit ang foundation mo sa gut health, mahirap pong umasa na may magandang production. So yun, kailangan niya rin ng magandang gut health. Kaya titignan mo rin yung dumi. Titignan mo rin yung bandang puwitan ng manok, kasi kung basa siya, more likely nagtatai siya. At you have to determine kung ano yung cause. So kung gano'n naman, kailangan mo mag-perform ng necropsy to confirm, or kung gusto mo ng mas malalim na examination, pwede ka magpa bacterial isolate. Pwede mo pa-check yung tubig para malaman mo kung ano yung nagkukos talaga ng pagtatai niya. Pero sa mga panahong to, na itong mga August, September, kailangan nating i-take into consideration, masyadong malangaw kasi umuulan. So pagka ganun, yung transmission ng disease at yung mga bulate, yun ang karamihan na marami ako nakita ngayon. Iba-iba, Ascaris, tapeworm, meron pang mga sickle worms na nakakaapekto sa production ng ating mga manok. Tapos check nyo rin yung mga palong. Minsan ganyan, bagsak, ganun. Titingnan nyo kung majority pa ganyan. Baka mamaya meron tayong kailangan gawin na preventive measures, gawin na natin agad. No? At ang importante, pagka pumunta kayo ng farm, ng buildings, akyatin nyo, kasi kailangan nyong makilala yung individual flock. When I say individual flock, ito yung isang building, kasi ang isang building considered siya isang unit. Hindi mo siya pwedeng kilalanin na isa-isa na parang sa small animal kilalanin mo. So kailangan mong magamay yung history ng flock para yung future medication program, yung vaccination, madedetermine mo. Okay? So yun lang, yun yung basic na po pwede nating isa sa mga po pwede nating gawin on our regular farm routines. Tapos, ipaalala natin sa mga tao natin and try to communicate sa mga owners kung ano yung mga nakita mo. Hindi para manise or para punahin, kundi para masabi mo sa kanila yung mga bagay na maaring hindi nila nakita. Yun ang isa sa mga importanteng bagay na kailangan nating gawin bilang isang poultry health consultant. Kasi mas maraming mata, mas maraming utak, mas maganda yung
magiging programa natin at solusyon pagka nagka-problema. So ito po si Dr. Eugene Tan para sa a veterinarian's blog or vetlog. God bless po sa inyong lahat.